Hello guys, good afternoon. Ayan, meron nga tayo guys sinatawag na community standard, partner monetization, and content monetization. At meron pa pong bago guys, yung 10 utos ni Meta. So guys, nag-appear po ito sa aking wall, yung post ni Miss Shenny or ni Madam Shenny. Ano. So nakakatuwa guys, pero i-check natin, ano nga ba talaga yung dapat natin sundin sa 10 utos na ito. Panoorin natin ito. Huwag mong panoorin ng ilang beses ang sarili mong videos. Pangalawa, huwag kang sumobra sa follow 10 persons pataas. Okay. Yung 1 and 2 na utos, ano, yung huwag daw panoorin yung sariling videos, tapos yung follow, huwag daw mag-exceed ng pag-follow to follow. Actually, pwede naman guys panoorin yung videos natin. Yun nga lang guys, wag natin masyadong i-exceed no yung panonood ng pati ng mga ads, kasi guys pag pinanood natin yung in-stream ads natin, yung longer video, di ba may mga nag-appear na ads diyan, may mga videos, actually maraming videos na maraming ads na lumalabas diyan eh, merong false loop ads, banner ads, yung not skippable ads. So iwasan natin guys panoorin yung sarili nating ads, kasi i-evaluate po ni Facebook yung earnings natin. So baka maapektuhan kapag pinapanood natin yung mga ads. Pero kung papanoorin mo na isang beses, kuwari nag-upload ka ng videos, tapos i-review mo yung mismong post mo, pwede naman. O ang ginagawa ko, kukuha na lang ako guys ng ibang device, ibang account. Okay? So sample, yung kay Mrs. Doon ko papanoorin yung videos na bago kong upload. Kumbaga, nag-gina ako doon guys ng ads, napanood ko pa siya. Okay, so iwasan nyo din, totally guys, iwasan yung panoorin yung mga ads. Pero yung videos, okay lang. Pero kung may ads nga yan, again, i-evaluate po ni Facebook yan. Okay? So yung ano naman, yung follow to follow, hindi po masyadong suggested yung follow to follow, ano? So, depende yung iba guys talaga, nag-gain talaga sila ng followers and viewers gamit itong sistema na ito. But meron nga guys, nag-exceed dito, kaya nagkakaroon ng shadow ban. Or nagkakaroon sila ng limitation sa pag-post, pag-comment, pag-share. So, iwasan nyo na din po itong follow-to-follow, ha? So, again, kung kayo po is mag-engage pa din dyan, optional po yan. Nasa sa inyo po yan. Pero sa akin po, hindi po siya suggested. And, yung 2 and 3 naman. 3 and 4. Huwag sumobra, guys. Pangatlo, huwag kang maging madamot. Manood ka rin ng ibang reels. Pang-apat, huwag maging makasarili. Huwag kang mag-unfollow dahil lang hindi siya follow sa'yo. Ayan, yung 3 and 4 naman. Yes, tama naman guys. Siyempre, lahat naman tayo guys, meron tayong pinapanood na mga Facebook Reels. Lalo na ako more on tutorials. Nanonood ako guys, pag may nag-appear. Kasi kung ano yung pangkaraniwan na pinapanood mo dito kay Facebook. Yan din guys yung nag-appear sa ating wall. So, may suggested videos na napapanood natin. So, panoorin nyo din guys. Pati yung mga ads. Huwag nyo naman guys i-skip yung ads, panoorin nyo, at least supporta po iyan sa mga viewers or creator, ano, yung panonood ng ads. So huwag nyo tapusin, saglit lang naman, usually merong 5, 8 to 10 minutes lang naman yung view. Supportahan po natin yung ating mga fellow content creator sa mga ganito. But again, huwag po tayong mag-watch to watch ng ads, no. So sample, pinanood ko yung ads mo, o sasabihin ko sa'yo, panoorin man may ads ko. So baka po matrace pa din ni Facebook yan, at magkaroon pa rin tayo guys ng problema. So yung 3, yung pang-apat daw sabi niya, ano ba yung pang-apat, kalimutan ko kagad. Nag-follow back. Fact, huwag kang mag-unfollow dahil lang hindi siya nag-follow sa'yo or nag-follow back. 5. Ayun. So yung follow back daw, ano. So ako guys, aminin ko na sa inyo, yung meron kasi ako guys na mga pinapanood dito kay Facebook na yun talaga yung gusto ko lang panoorin, okay? Sa mga tutorial, meron po ako mga specific na pinapalow, okay? So, meron tayong hinahangaan, eka nga nila. So, ganun din guys, pinapalow ko sila. Katulad di Ma'am Shenny, eto, nakapalow ako sa kanya kasi nga, engaging yung content niya. More on tutorial, pero guys, iba yung ano niya, iba yung approach niya sa viewers. Kumbaga, makukurious ka, ano kaya yung post na 10 utos ni Meta, katulad nito. So, ganun guys, make strategy or compelling title. Very compelling ito guys yung title na ginamit niya. And syempre yung mga hashtag, very useful yung hashtag ginamit niya. And ano pa ba? Yung title, sana naka-help. O, di ba? Simple lang. And yung panlima guys, and pang-anim. Maging mapagbigay. Magbigay ka rin ng star sa
mo. 6. Huwag kang magnakaw. Ayan. Ayun, so yung pagbibigay ng star, yan, suporta po talaga yan sa ating mga content creator. Yung stars, mag-send ka naman ng stars guys kung may napulot ka, natuwa ka, pwede ka mag-send ng star. Pero hindi naman sapilitan yun guys, optional. So ako nga guys, wala akong star button or star tools, no, monetization na wala, bigla. So sayang, nagje-generate yan. Pero guys, meron akong YouTube channel. Doon po ako guys nagla-live, no. So pwede nyo din ako doon senda ng mga sticker sa ating YouTube channel. Andyan po yung link ng ating YouTube sa description. And yung pang-anim daw, yung... Ay, ano ba yung pang-anim? Nakalimutan ko. Ayan, eto guys. Yung ginagawa nila, yung pang-anim na 10 utos ni Meta. Na huwag daw magnakaw ng mga videos. Tama po, huwag po tayong kumuha ng mga videos na hindi po sa atin. Okay, kasi again, magsasayang ka lang ng oras, mapapagod ka lang kakapost niyan. Baka i-report ka pa, matanggal pa yung account mo. Or ang pinaka-worst dyan, hindi ka mamomonetize. So useless lang po yung pag a-upload nyo ng mga sikat na videos para lang magkaroon ka ng followers or views. Again guys, sobrang higpitan ni Facebook, kaya iwasan mo na mag-upload ng mga hindi mo sariling videos or content. 6, 7, 8 naman, 7, 8. Magnakaw ng mga videos ng iba guys, tapos i-re-upload yan, mo. Tama. Ng ibang creators. Ayan. Number 7, huwag kang manira. Kung hindi mo gusto ang videos ng iba, huwag mong siraan. Tama, ayan. Ito, gusto ko talaga itong utos na ito. Pampito, no? Ikapitong utos. Huwag mo naman siraan, guys, di ba? Kumbaga, ano mo lang, panoorin mo, mag-comment ka, so ano ba yung maitutulong mo para mag-improve yung kanyang content, di ba? So, ganun dapat, guys. Okay? Pang-8. Number 8, huwag judgmental. Number 9. Ah, huwag judgmental. Hindi ko naklaro to, pero okay na okay din tong utos na to. Huwag tayong judgmental, huwag natin husgahan yung mga way kung paano sila mag-approach, di ba? Or paano sila mag-content. Pero again guys, nasa sa atin pa din pong content creator, kung ang purpose mo is to monetize, may mga bawal po talaga or may mga limitation. Pero kung ang purpose mo naman is to entertain, pwede ka mag-content ng pagkanta, pagsayaw, kahit anong kung i-content mo dyan, as long na wala ka nalalabag na community guidelines. Okay, yung part of monetization, content monetization, kapag may mga sayo, may mga kanta yan, automatic hindi mo ma-achieve yan. Pero yung community guidelines, automatic yan guys, magkakaroon ka ng mabigat na violation at pwede ma-freeze ang inyong account pag community guidelines yung na-commit mo na violation. Okay? Huwag puro aso sa iba, mag-research ka rin. Ayan, tama, di ba? So, paggagawa tayong content, no? So, make it searchable. Ang suggest ko nga guys kung ano yung trending, so sabayan nyo po. Okay, so again, optional po yan kung monetization or for entertainment purposes yung mga videos natin. Pero kung more on tutorial, make it research din po about nun sa specific topic. Medyo kasi nagkakaroon na ng confusion yung viewers natin. Ano nga ba yung tamang tutorial? Ito nga ba, bawal ba yung F2F? Dito naman, okay daw yung F2F sa mga napapanood ko. Yung iba pinagsasabong na yung content creator, yung mga tutorial video, di ba? Bawal daw panoorin yung sariling video. Ito naman, pwede daw panoorin. So, nagkakaroon ng confusion yung mga audience natin. So, make sure guys, magbase pa din tayo mismo kay Facebook, okay? So, basahin natin yung community guidelines, party monetization, and content monetization policy. Okay? Ano na ba? Number 10. Mind your own business. Ayan. Medyo mabigat yung uli niya, no? Parang tinamaan, tatamaan talaga yung gustong tamaan dito sa huling utos. Mind your own business. Okay. Eka nga, di ba, kung upload ka lang, walang ano, basta ito yung gustong gawin ng isa, ito naman yung gustong gawin ng isa, huwag mo silang pagsasabungin, di ba? Yung iba kasi pinagsasabong, mag-create lang na additional content. So, hindi siya suggested guys, no? So, make sure maging friendly environment itong Facebook Reels. At syempre, again, follow pa din yung community guidelines. Palagi kong sinasabi. Kasi pag yan po inakommit natin, automatic yan guys. Mahirap pong i-appeal. Okay, so thank you so much. Shoutout kay Miss Jenny sa 10 utos ni Meta. So, sana nakatulong po itong 10 utos. At marami pa pong utos. Meron pa tayong prohibited formats. Yung mga content monetization policy and partner monetization
policy. So medyo marami. Pero ito 10 utos para lang po ito magkaroon ng healthy environment or friendly environment dito kay Meta. Thank you, Ma'am Jenny. And see you again for our next video. Don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. Bye-bye!